sa mga katropa. Welcome po sa channel ko, mga katropang probinsyano, sa ating pong channel. Ito po, tayo po ay gagawa ng support fertilizer. Galing po sa uling. Ngayon po, ito yung natira kong uling na ginamit nung New Year. Mag-ihaw ako ng bangus. Ano po? Natira-tira ang uling. Meron pa ako rin po. So, hindi naman ho gagamit lahat yan. Kaya, minimix muna natin. Gawa muna po tayo ng konti. No? Para lang po sa mga alam. Okay. Ano pala po ang sistema? Dudurugin po natin, mga katropa. Tapos, second step, nagpakulo po ako ng tubig, ito po, i-bubuhos natin para mawala po yung mga microorganism. Dudurog niya, unti-unti. Tapos, after this, ano pong gagawin? Make sure na durog na durog siya. Marahin ako pang sala. So, magkakaga po tayo sa mga durog siya. As you can see, no? Durog na durog siya. Durogin natin ang durog. Ito, mga katropa. Habang siya po ay ito. Dapat po ito sinasabi. Okay, nakikita nyo, no? Nakikita po natin lahat. Kung paano ang pagawa ng uling as fertilizer. Tapos, ito po ay humulo na. Medyo pinalamig ko na konti. Init, kasi mainit.
Tapos, i-bubuhos ko natin dito para matay po yung dewt niya. And after, pagka-buhos ko ng pagkabuhos po ng tubig, ibibilad po natin sa direct sunlight, no? Para mawala yung microbes na yung mga germs. Siguraduhin na po. Hindi naman po natin okay perfect. So, it's time to after pagduduro po natin, it's time to put hot water. So, mahalataw pa. Para mawala po yung microbes niya. Okay? Tapos, the next step, bibilad po natin sa sunlight. So, tayo po yung mamasya. Bilid po natin sa sunlight. Ayan po. Ito po, ilalagay natin siya rito para maharawan. At 24 hours, 1 or 2 days pag na ano na po, naarawan na siya, pwede na po nating i-harvest at gamitin sa mga halaman na po. Okay po, maraming salamat po sa inyong pagtiyaga. Salamat po.